ikatuwang natin. Kaya naman po, ang isang dapat din na gagawin, ano? Halimbawa po, may mga desisyon o mga pinag-uusapan kayo sa loob ng tahanan, hindi pa naman ho ganong kaulyanin ang inyong mga matatanda na kasama sa bahay. Isama po siya sa usapan. Ano po? Let them feel na sila'y kabahagi talaga ng pamilya. Ano po? Para hindi nila madama na sila ay pabigat. Yon, at pag sila po ay nakakatulong na kumikilos sa bahay, hayaan nyo po at i-appreciate siya. So, yun nga po ang isa sa mga nagiging suliranin ng isang umiidad na, no? At syempre, nahihiya sila. Isa pa rin po yan. Dahil akala nga nila sila ay financially, financial burden sa kanyang mga anak, no? At nagkakaroon ng tinatawag na economic insecurity. Ayan. Dahil akala lang, porque wala na silang magawa, hindi na sila kumikita, ayan, nagiging mapabigat sila. Kaya kinakailangan tayo, kayo, no, na mga kabataan ay maging sensitibo sa ganyang nararamdaman ng isang umiidad na. At ang isa pa, na nagiging problema din po, at minsan nagiging cause din po ito ng depression ng mga umiidad na, ay yung tinatawag na yung hindi na sila makakilos na kagaya ng kanilang ginagawa noon, ano? Hindi na nila malabhan ang mga damit nila, hindi na sila makapaglinis. Totoo po yun, ano? Kasi nung ako po ay medyo, ano, sa akin naranasan ko, may mga bagay na hindi ko magawa at medyo naiinis ako, no? Ba't ba hindi ko ito magawa, ano? Kaya naman, kinakailangan din i-assure natin, salamat naman sa aking asawa, sa aking anak na, oh, mami, hindi ka na kasing bata noon. Ayan. Kaya ganun din tayo, no? Encourage natin ang ating mga kasama na mga lolo at lola dahil nararamdaman nila yun eh. Ano po? Kaya naman, minsan sabi ko din po sa nanay ko, no? Dahil nang hindi na talaga siya makagawa, hindi na siya talagang makakilos. Ako, okay lang yan, nay, na hindi nyo magawa na yan. Dahil tapos na kayo sa mga bagay na yan eh. Natapos nyo na. Siyempre, kami naman ang gagawa niyan para sa inyo. Ayun po, napangiti po siya. So, ganun po, kasi isa po iyan sa mga problema, yung problema na sila hindi na makakilos, kaya minsan hindi natin napapansin. Kaya, naku, kabilin-bilinan ko po, lagi nyo pong papansinin ang inyong mga kasamang may edad sa bahay. Ano po, dahil napaka-sensitive po nila. And then, ano pa yung ibang fears nila? Fear of, ano, financial burden siya sa pamilya. Fear din ng siya ay isolated, ano? Yun yung mga nafe-feel ng isang umiidad na, ano, na parang, ay, naku, hindi na ako, nag-isa na ako, parang wala na siyang akong kasama, ganyan daman nila. Kaya naman po, inuna po nating paalala naman nakaraang araw na lagi pong kakausapin po kung tayo may kasama na may edad na sa bahay. At kung sila man ay malayo, lagi pong tawagan, lagi pong kumustahin. Ano po? Ang isa pa rin po na nagiging problema, ano po, ng atin pong mga umiidad na, ng inyong mga lola at lolo, ano po, ay yung tinatawag po na yung health nila. Naku, eh, syempre, problema yung health. Hindi po ba? Kasi nga, alam nyo naman, ang mga may edad, ayan, medyo madali ng kapitan ang mga karamdaman. Kaya kinakailangan din po, sensitibo din po ang mga kasama sa bahay. At kung may nararamdaman po at nananahimik ang inyong mga lolo at lola, tingnan po at baka may dinaramdam sa katawan. Ayan po, ay inyo pong tingnan, baka nilalagnat. Ayan, pansinin nyo kaagad. At yan po mga yan ay hindi naman po magsasabi sa inyo dahil sa nagkakaroon nga sila ng problema at daladalahin na nahihiya. Ano, no, di ba? At feeling na isolated sila. O, di ba? Kaya naman tayo, na kayo, ano? Na may kapisan, ano, ay ganun po ang inyong gagawin. Kinakailangan lagi po kayong conscious at sensitive sa kanilang nararamdaman. Bigyan po sila ng sapat na vitamins, sapat na minerals, ano. Eto pa po, ano, ang isa pa ning nagiging problema nila, yung sa pagkain. Siyempre, pag umiidad na, mahina na rin ang panunaw niyan. So, kinakailangan tayo na mga kapisan sa bahay, aba, tingnan natin ano ba yung mga dapat na ipakainan po. At yung meron naman kung karamdaman sila, ayan, itanong po ninyo sa inyong mga family physician, sa inyong mga kaibigan doktor, anong nararapat, ano? At kung may nagiging problema sila, maging sa kanilang
i-evacuate ng mga dumi sa katawan, lagi din po yung i-consult nyo at magtanong muna kayo. Huwag po kayo mag-self-medication para sa inyong mga lolo at lola. Mahirap na po. Kaya kinakailangan po eh, laging may consultation kayo sa inyong family physician. Ano po? At ang isa pa nga po na nagiging problema po ng ating mga umiidad na ay yung tinatawag po na minsan may kahinaan ng tuhod. Ayan. Kinakailangan eh, may katulong lagi na magtatayo sa kanila. Pero meron naman po na even at the age of 89, malakas pa sila pero bihira na rin po yung ganun. Ano po? Kaya naman po, pag nasa age na po ng mga 80, pataas po ang kasama nyo sa bahay, you must be very sensitive, very patient. At tingnan po, pakiramdam lang sila at baka sila nagkakaroon ng ganitong mga damdamin na nahihiya sila, nalulungkot sila at feeling nila ay nagsosolo na sila, feeling nila sila ay financial burden sa inyo, ano, o kaya naman ay medyo talagang ayaw niya lang magpapansin, kaya kayo na po ang papansinan po. Marami pa pong mga pinagdaraanan po ang ating mga umiidad ng mga magulang. Kaya naman po ang paalala po ni Mami Esther, lagi po kayong nariyan sapagkat sila naman ay nasa sa inyo noong panahong kayo ay kaliitan pa. Huwag pong kalimutan yan. Kaya nga po, ang ating pong si Apostol Pablo po ay lagi nag-advise din po na kinakailangan din po na inyong tingnan at alagaan po at suportahan ang mga may edad na nakapisa ninyo sa bahay, no? Na mayroong kayong responsibility. Sabi nga po ni Apostol Pablo, no? Hindi po ba? Your responsibility, kinakaipakita mo yung iyong pagiging isang mabuting anak, isang makadiyos na anak, ano? Sa pamagitan ng pangangalaga at pag-aalaga sa iyong mga umiidad ng mga magulang o mga lolo at lola. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid ng Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya ako'y hanggang at yakapin. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya maputi na ang buko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin, ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking nakalipas ay babalik.
Jerome na bago isang araw, buhay ay sumaya sa tulong ni Joel Villanueva sa training trabaho program ng TESDA na bibigyan ni Joel ang kabataan ng training na magaling, swak sa trabahong naghihintay. Trabahong maganda ang sweldo. Kapartner ang mga sikat na kumpanyang naghihintay sa'yo. Masayang pagbabago. Sa TESDA ho, sumaya ang buhay ko. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA. Pasyal na sa TESDA. Kakabato, mag-time out muna. Ang Coke, 7 pesos na lang. Coke 237 ml, 7 pesos na lang. Mag-Coke time out na. 7 pesos, suggested retail price. Ang Destan ay fermented wine na gawa mula sa katas ng Miracle Fruit. Ito ay antioxidant at ginawa sa lasang maiibigan ng marami. Available either as semi-dry or sweet, ang Destan Wine ay mabibili sa Lopa Winery sa Masaya Bay, Laguna. Sa mga interesado, makipag-ugnayan kay Miss Lorna Angeles sa telepono bilang 0495010733. Destan Miracle Fruit Wine. Best friends ko, super mahilig sa coffee. Of course, Glorious Blend. Like me, I love Glorious Blend Slimming Coffee. May L-carnitine para sa weight loss habang binabawasan ang fatigue. For me, walang masasarap sa Glorious Blend 4-in-1 coffee. Merong malunggay para mas healthy. My favorite is Glorious Blend 5-in-1 coffee. Merong added na brown rice. Ako naman, gusto ko ng Glorious Blend 7-in-1 coffee. Meron ng mangustine, calcium, and gutukola. Lahat ng coffee na Glorious Blend, pinatamis ng sweet and sweet stevia. Perfect for us na conscious sa timbang and sa health. Zero calories, zero fat, zero sodium, zero carbohydrates, and zero cholesterol. Also available, Glorious Blend 7-in-1 Choco Mix. The perfect summer drink for kids. Just add ice. Jesus Christ! Jesus Christ! The Son of the Living God! The Son of the Living God! Is Lord! Is Lord! Join us in declaring victory and exalting Jesus at the JIL 37th anniversary on October 23, Friday, 3 p.m. at the Luneta Grandstand. Nais kong mamuhay ng maayos at may takot sa Diyos ang aking mga anak. Nais ko rin mapag-aral at mapagtapos sila. Bilang isang ilaw ng tahanan, gagabayan ko ang aking pamilya. Nais kong maging ligtas sa kahit anumang kapahamakan ang aking pamilya. Hinding-hindi ko sila pababayaan. At bilang haligi ng tahanan, gagawin kong lahat, maprotektahan lang ang aking pamilya. Dahil mahal ko ang aking pamilya. Nais nating magkaroon ng isang mapayapa, malusog at buong pamilya. Kaya naman tamang gabay ang ating kailangan. Inihahandog ng himpilang kaibigan mo DZJB 1458 ang programang tumatalakay sa iba't ibang isyung pampamilya at pagsasaayos sa buong sambahayan. Ito ang Gabay Tahanan. Mapakikinggan tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang inyong mami sa himpapawid, Mami Esther. Dito lang sa DZJB 1458. Dito ka na sa My K. Handog ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Hatid ay katotohanan at pagbabago. 1458 DZJV. Bahay ko, dito ko! Yes, muli pong nagbabalik ang inyong Mami Esther at patuloy po kayo nakikinig sa programang Gabay Tahanan dito sa DZJV 1458, ang himpilang kaibigan mo. Kaibigan mo, DZJV. Para sa quality items na kasya sa budget nyo, mga kaibigan, bisitahin ang Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Okay po, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. At siyempre po, ang araw pong ito ay ating dapat pasalamatan sa ating Panginoon. At siyempre, narito naman po tayo pagkatapos po ng usapang pamilya na kung saan nga po ipinag-uusapan natin ang tungkol po sa ating mga lolo at lola o mga elderly parents natin. Napag-usapan po natin ang mga nakaraan, yung pagpapahalaga sa kanila at paggalang
At dahil nga po ngayon ay pinag-usapan naman natin bakit natin kailangan gawin yon. Inuna natin yung mga positibong dapat natin gawin. Dahil nga po may mga problemang kinakaharap at pinagdaraanan po ang ating mga elderly parents. Ano po, pagpapatuloy pa rin po natin ang usapang yan hanggang bukas po. At syempre po naman, dadako na po tayo dito sa ating Bahay Ko, Bida To. Ito naman po ang mga bahagi po na kung saan tayo po ay may mga tips. Ano po, hindi lang po tips sa kalusugan, tips sa kapagkalinisan, tips din sa kaligtasan ng pamilya, kaligtasan ng ating mga gamit sa ating tahanan ng mga pagpapala ng Panginoon, kundi din tips din sa pananatili ng kagandahang pinagkaloob ni Lord sa iyo at sa akin. Di po ba? At syempre po naman, kung sinasabi po natin kalinisan ay ang kalinisan ay next to godliness, ano? Ano po yan? No? Cleanliness is next to godliness, ano? Sabi po yan sa isang quotation. Pero sabi nga, ang pagiging malinis ay hindi lamang sa labas, kung hindi sa lahat ay sa loob. Pero ngayon po, pag-uusapan po natin sa Bahay Ko, Bida To, ang paglilinis po ng ating mga refrigerators. May refrigerator po ba kayo sa bahay? Okay lang kung ito ay maliit. Pero pag po malaki, aba, ay kinakailangan po na talagang kailangan din natin extra power. Di ba? Yung lakas natin, kailangan gamitin natin. Pero pwede natin yung mapadali, no? Kung tayo po ay merong mga technique. Siyempre, ano po ba ang dapat nating unang gagawin? Kapag tayo po ay maglilinis ng ating mga fridge, ng ating refrigerators, ano po, yung ating pong mga pagkain dyan, ano, by the way, alam niyo po ba na hindi dapat tayo nagtatagal na nakalagay dyan ang mga pagkain, ano? Atin na pong unang alisin to, lalo na kung ito ay medyo tumagal na, abay, itapon-tapon na po yan, ano po, alisin nyo muna lahat ng laman, and then, punasan, ano, umpisahan nyo doon sa itaas, ano, sa mga ano nito, yung mga lalagyan, yung mga yung freezer ng ref, tapos yung mga box nito o shelves nito, yan, linisin po, punasan po yan. At madali lamang din po na maalis ang mga amoy ng ating refs kung tayo po ay gagamit ng baking soda, katulong po ang baking soda at ang tubig. Ayan po, ito po ay magandang panlinis at naiiwan po ang ano, yung amoy malinis, ano, yung magugustuhan mo ng amoy ng iyong refrigerator dahil nga po ginamitan mo ng baking soda at tubig. Siyempre naman, iwasan din ang paggamit yung masyadong matatapang na mga cleanser. Ayan po, ano po, dahil medyo lalo na po nung araw meron yung pinanlilinis, no? Pinangkukuskos, nakakagasgas po yun. Ayan. So, yung gamitin po natin yung sponge lang na hindi makakagasgas, ano? And then, after nalinisin yan, ayan po, tuyuin natin. And then, presto, pwede na muli nating gamitin. Ano po, mabango na ang ating fridge, ating refrigerators. Ayan po, at pwede na uling lagyan po ng ating mga pagkain. But remember po, huwag po nating patatagalin ng matagal po ang anumang mga leftovers natin sa loob ng refrigerators. So, yan nga po. Kung meron po kayong mga tips po dyan, maaari nyo po yung ipadala sa atin sa pamagitan po ng pagliham sa ating mailing address, Gabay Tahanan DCJV number 140 Parian, Calamba City. O kaya naman po ay mag-text sa ating official DCJV text line numbers na 0999-840-1043, 0906-544-1458, 0932-228-3828. Thank you very much, Anna, for this tip sa paglilinis ng refrigerator. With me.
business advice, issues, and problems? Easy lang yan! Presenting businessmango.org. Para sa mga SMEs at nagpaplano palang magnegosyo, we give you useful insights for decision-making. Businessmango.org, providing access to fun and easy-to-understand business insights for free. For business questions, email us at insights@businessmango.org. Pag may Joel Villanueva, may TESDA. Pag may TESDA, may libreng training at scholarship. Pag may training at scholarship, may trabaho. Pag may trabaho, buhay ay sasaya. Binuo ni Joel Villanueva sa TESDA ang mga libreng scholarship na swak sa mga naghihintay na trabaho. Trabahong maganda ang sweldo, kapartner ang mga sikat na kumpanya, dito at abroad. Dahil kay Joel Villanueva ng TESDA, milyong-milyong buhay na ang sumaya. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA ni Joel Villanueva. Pasyal na sa TESDA! Kaka ba to? Mag-timeout muna! Ang Coke, 7 pesos na lang! Coke 237 ml, 7 pesos na lang! Mag-Coke timeout na! 7 pesos, suggested retail price. Daddy, wala pa ba si Inday? Eh ngayon lang niya nag-day off na hindi umuwi ah. Eh sino maiiwan kay baby? Kailangan kong maisari yung deal sa kliyente. Ngayon pa naman kailangan natin ang perang pang-ambag sa pang-dialysis ni tatay. Ma'am Grace, si Almira po ito. Hindi po makakapasok si nanay. Nasa ospital po siya. Eh, ma'am, kailangan daw po operahan ng nanay ko. Pasensya na kayo, ma'am. Babali po sana kami ng pampa-opera ni inay. Naku, hindi ko pa naman naikuha ng PhilHealth si Inday. Pananagutan ng bawat amo ang iparehistro, ipagbayad at i-report ang PhilHealth contributions ng kanilang mga kasambahay. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alimang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Jesus Christ! Jesus Christ! In declaring victory and exalting Jesus at the JIL 37th anniversary on October 23, Friday, 3 p.m. at the Luneta Grandstand. Bilang kabataan, may kay kaming ipahayag ang aming opinyon at saloobin. Ikaw, may kay ka ba? EZJB 1458, dito ka na sa may kay. Samahan natin si Mami Esther na talakayin ang iba't ibang usapin tungkol sa pamilya at tahanan dito lang sa programang Gabay Tahanan. Yes, muli po nagbabalik ang inyong Mami Esther, ang inyong Mami sa himpapawid ay inyong kaibigan dito sa DCJV 1458, kaibigan mo. At mula kay Pastor Miluzeta, a strong person in the Lord, like you can smile even if tears are falling down, can encourage even when he himself is down, can lighten up others even if his heart is broken, and can hold firmly on God's amidst any difficulty in life. Samson 16 verse 8, 34 and 7, verse 7. Nothing can shake those who are secure in God's hands. Psalms 125 verses 1 and 2. Thank you very much, Pastor Miluzeta. At mula naman po, eto naman po kay Pastor Ernie Cerezo. Don't sin by letting anger control you. Naku, magandang paalala to sa bawat sa ating mga listener. Think about it overnight and remain silent. Psalms chapter 4, verse 4. Your face gets flushed, your blood begins to get hot, and your head begins to throb. These are physical signs that anger is beginning to control you in the moment. When our anger gets out of control, there is never a good result. In such situations, the smartest thing is to remain silent and take some time to think overnight. In the morning, after time has passed, it's easier to respond with a calmer stance. Be a blessing. Ayan, thank you very much for this wonderful text messages from Pastor Miluzeta and Pastor Ernie. At syempre po naman, kay Kia, thank you very much also. At kayo po din, ano, kung meron kayo mga Bible verse na inyo pong nice ibahagi, pwedeng-pwede nyo po yung ipadala po sa atin. At doon po sa mga prayer requests, sa ating number, no, pag itong mag-off the air na tayo, yes, open po tayo, 0919-388-3034. At syempre po, binabati ko po ang ating mga tagapakinig. Yan po, hi, Colonel.